Kailan sir, nag-sleep lang yun. Okay na po ito. Okay na po ito. Happy Sabbath po. Hello. Happy Sabbath po. Okay. Sige lang po. Ano lang sir? Set up lang. Okay. Happy Sabbath po ulit. Tayo po yung manalangin. Our Father in Heaven, we come to you, Lord, this hour. We ask that you forgive us from our sins. We praise you, Lord, for the Sabbath, for the church who have come to listen to your word, for visitors, for the time that we can spend and rest and learn about you more. Thank you for forgiving us from all our many sins. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po ay masayang nakarating dito sa inyong church. Nakikita ko pong parang puno na and overflowing ang ating church dito. So, hindi ko alam kung pang ilang beses ko na mag-sermon dito, pero hindi na po ito ang una. Kaya po, usually po, nakikita ko po ang aking mga kaibigan dito. And it's nice to see you po. Ayan. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol sa ay evangelistic presentation. Kasi wala na akong ibang masermon. Kasi po, ito ang magandang, gustong-gusto ko talaga yung mga evangelistic presentations kasi andyan talaga ang basic na katotohanan na lahat tayo ay naiintindihan natin at kailangan nating mas maganda nating maalaala at may tutunang ibahagi sa iba. Ito po ang kung paano tayo maging malusog at hindi nagkakasakit. Sino po ba sa atin ang ayaw magkasakit? Sino po ba sa atin ang nagkasakit na? Okay. So, ito po ay relevant sa ating lahat. Si ilang araw po sa isang taon kayo nagkakasakit? Estimate lang po. Of course, iba-iba ang sagot natin. Gusto niyo po bang mabawasan yung number of days na kayo ay may sakit sa isang taon? Ibig sabihin po, mababawasan din natin yung gastusin, etc. At saka yung, siyempre, kaya nga sakit kasi masakit. Masakit sa katawan. Ayan po. Meron daw pong isang malaking-malaking, anong tawag dito? Monastery. Ayan po. May malaking-malaking monastery at mahirap daw po umakyat dyan. Para umakyat po ay merong lubid. At yung lubid, sasakay kayo sa basket para makarating po sa taas. Kaya lang, ang tinatanong po nung isang tourist, kailan nyo pinapalitan yung lubid? Sabi nung nag-a-assist, pag naputol. Kailan daw pinapalitan yung lubid? Pag naputol daw. So, kaya sasakay ba kayo dyan? Pinapalitan naman daw nila yung lubid pag napuputol na. Pag naputol daw sa kanila pinapalitan. So, mas maganda siguro. Mahirap pag ganyan yung prinsipyo nung safety, nung ano po, nung sasakyan natin na lubid.
Mapapalitan lang kung kailan siya mapuputol. Okay. Hindi sumusunod itong aking... Hindi lagi sumusunod. Okay, meron pong doctor, si Dr. Berslow, na naggawa ng research sa 7,000 na tao. Meron po siyang 7 na katanungan. Ang katanungan po niya ay ito po. Una po, ikaw ba ay naninigarilyo? O mga Adventist, siyempre hindi yan naninigarilyo. Ikaw ba ay umiinom ng alcohol? Ilan po ba sa naninigarilyo ang nagkakasakit ng cancer? Eh, 1%? 10%? Pero pinagbabawal sa atin po, ano? Hindi naman lahat yata ng naninigarilyo ay magkakasakit, pero pinagbabawal sa atin kasi for our safety. Ilan po ba ang umiinom ng alcohol na nadidisgrasya or nakakadisgrasya ng motorcycle accident? Siguro mga 5% lang or something. Pero pinagbabawal po sa atin ang mga Adventist, no? For our safety. Ito ang mahirap. Ilan ba sa atin ang regular na nag-e-exerhiso? Nako, guilty. Kanina pong umaga, ako'y nananalangin kung anong isesermon ngayong. Kagabi pa po ako nananalangin kung anong isesermon. Kaninang umaga, pagbukas ko ng Facebook, meron teacher na namatay. Cardiac arrest. Tapos tinitingnan ko yung mga nasermon ko na, number 15 yung sunod. Ito po yung number 15. Kaya eksakto po. Kailangan natin mag-review. Tayo po ba ay nag-exercise? Sino po ang kailangan mag-exercise dito? Ayan, very honest po. Ako parang kailangan ko na magbisikleta ulit bukas. Pag may nakalimutan ako dito, mapag-bike na lang ako. Ilang oras kang natutulog bawat gabi? Nako. Ilan po dapat? 8. Ilang percent ang na-fulfill nyo dun sa 8 po? Parang 5 oras, 3 oras lang yata. So, kailangan natin matulog ng... Paano kasi maraming nagpapadrive sa akin? So, minsan ayaw ko na nga mag-drive. Kasi sabi ko, gas kailangan ko matulog. Ilang oras tayo natutulog? Gaano ang inyong timbang? Naku, papagalitan tayo ni ma'am, ano? Ikaw ba ay palaging kumakain ng almusal? Naku, sa statistics ng aming cafeteria, 400 ang kumakain pag umaga, 800 pag tanghali, 800 pag gabi. Naku, hindi kumakain ng almusal, palagi. Next. Oh, sorry, may isa pa pala. Ikaw ba ay kumakain sa pagitan ng oras? Oh, are you eat between meals? Oh, lahat na lang meal, hindi na. Tuloy-tuloy na lang? Okay, yan po ang mga research niya po. At ano po ang nangyari? Sa kanyang findings po, yung mga sumusunod po dun sa mga question na tinanong ay mas mahaba ang buhay ng 11 years. Okay. 11 years longer ang kanilang buhay. Ang sabi po dito sa 3 John 1:2, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at lumuti ang inyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Sa English po, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospered. So ang Diyos po ay gusto tayong maging malusog. Sabi pa po sa Juan Gis, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Hindi. So si Jesus Christ po, sabi niya, pumunta siya dito sa earth para tayo ay humaba ang buhay. That they may have it more abundantly. At magkaroon ng kasaganaan nito. So ang nais po ng ating Panginoon ay tayo ay masaya. Amen? Yan, kaya smile tayo lagi. Pag masakit ang ating ngipin, hindi tayo maka-smile.
hindi tayo makaaral. Pag masakit ang ngipin ko, kumakanta na lang ako para makalimutan ko yung sakit ng ngipin. He wants us to live life in its fullest. So, nung dinala po ng Diyos ang mga Israelitas galing sa Ehipto, sabi ng Diyos sa kanila sa Exodus 15:26. Okay, sige lang po, makikinig na lang tayo. Kung inyong didingin ang buong sikap, ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at inyong gagawin ang matuwid sa kaniyang mga mata, at inyong didinggin ang kaniyang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat ng kaniyang mga palituntunin, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipto, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So ano po yung last point? Sino ang nagpapagaling sa atin? Ang Panginoon. Sabi po, by His stripes, we are healed. O yung mga palo daw kay Jesus Christ, kaya daw tayo gumagaling dahil siya daw po ay napalo. So sabi po dito, pag susundin po natin ang mga utos ng Panginoon, hindi daw po tayo magkakasakit. Eh, nagkasakit na tayo lahat. Ibig sabihin siguro, baka meron tayong hindi sinunod. Oh, sino ba ang dito ang kulang sa tulog? Yan, kasalanan natin yan. Kaya tayo sinipon. Sino ba to? Ako po noon ay mahilig talaga mag-computer masyado. Sabi nung doktor na mahilig din mag-computer, bakit ka ba nagpupuyat sa computer? Pag nagpuyat ka, dahil gustong-gusto mo mag-computer, di magpupuyat ka sa pag-computer. Pag nagpuyat ka, magkakasakit ka ng ilang araw, di hindi ka rin makakakomputer nung ilang araw na may sakit ka. Sabi ko, ano? So, ano, nagkasakit pa rin ako. Pero may na-discovery po ako kung paano ako nabawasan yung mga araw na ako ay may sakit. Pero mamaya ako sasabihin para makikinig kayo. Okay, next, dahil mahalaga po ang nasa Biblia muna, and then sabihin ko yung aking mga observation ko sa aking sarili. Dahil ako po ay masasakitin. Pero na-discovery ko kung paano pala matakasan ang napakaraming gastusin, downtime, at saka ano ba? Sakit. Yun nga, sakit. Kaya nga masakit. So sabi po ng Diyos, pag susundin natin ang mga utos niya, hindi daw magkakasakit, katulad ng mga sakit ng mga Egyptians. Sa Exodus 23:25 po, at inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kaniyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Ah, kaya pala yung naglilingkod sa Panginoon, hindi masyado nagkakasakit. Basahin niyo po, Exodus 23. Yung naglilingkod sa Panginoon, inaalis ng Diyos ang pagkakasakit. Ah, kaya pag nagkakasakit kayo, baka po kailangan niyo pang maglingkod sa Panginoon. Exodus 23:25. Aalisin ang sakit sa gitna mo. Sa Psalms 105:37, ang sabi po dito, at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kaniyang mga dipi. Ano ba? Iba yung nandyan. Okay. Yan po ang sabi ni David. Dinidescribe niya po yung mga Israelites. Sabi po sa kanya, wala daw nagkaroon ng magkakasakit, yung masakitin sa mga Israelites. Bakit po? Siguro sila ay sumunod. O, napilitan silang sumunod dahil nasa wilderness sila. Pero may mga namatay doon, yung mga matakaw sa, ano yun? Ano nga yun, kinain nilang? Quail. Ah, quail, o nga. So ano po yung mga sakit ng mga Egyptian? Noong 1975 po, itong mga England na mga doktor, medical school, museum, binuksan po nila itong mga Egyptian na mga nakamami, itong mga namatay po na preserved, na namatay ito noong 1900 BC. Ano po yung mga sakit ng mga mami? Sakit sa puso, cancer, mga sakit sa vascular,
rayuma. Ito po yung kanilang medical book. Sabi po dito sa medical book, ganto pagalingin, pag kayo daw po ay may sugat, lalagyan daw ng dugo ng uod. Yun nung Egyptian pa yun. Kaya naman, huwag na kayong maniwala dun. Yan po, kaya marami sa kanilang namamatay. Kasi, yan po yung mga natutunan ni Moses. Kaya po si Moses ay kailangan ulit turuan ng Panginoon sa wilderness ng 40 years. Kasi anong inaral niya sa Egypt? Yung mga medical, mali-mali naman yun. Pero ang sinulat niya sa Bible, hindi yung napag-aralan niya sa Egypt, kundi po yung sinabi ng Diyos sa kanya. Pag kailangan daw po magkaroon ng... Hindi niya nakikita yung picture. Yun. Yung gusto daw po magkaroon ng buhok, gigilingin yung kabayo, yung mga bulaklak, at saka mga aso, at gagawing oil. Mga, alam niyo po, ang science ay hindi laging tama. Katulad nung panahon ni Ellen G. White, akala po nila yung mercury ay gamot. Alam natin ngayon yung mercury ay lason. Bakit yung mercury drug pa rin ang nakalagay dun? Pangalan lang po yun. Okay. Kaya pati yung mga dentist, kung kayo magpapa-fill pasta, pipiliin nyo po yung composite, wag yung mercury amalgam. Kasi may nakita po akong video ng Hope Channel, sinabi nga nila, at napakagaling, sabi ni Ellen White, noong 1800s, yun daw ang source ng napakaraming sakit, yung mercury. Eh noong 1800s, ang medicine noon hindi ibang paniniwala. So nauna po ang ating propeta na makaalam. Sabi naman ng iba, kinopya lang yun ni Ellen White. Eh, sa dami-dami ng kukopyahan, paano niya alam kung alin ang kukopyahin? O di ba po? Ang Holy Spirit ang nagsasabi po. So, yun po ang mga sakit ng Egyptian. Si Moses po, ang sinulat niya ay kung papaano ang sinabi sa kanya ng Diyos. Sino po ang gumawa ng ating mga katawan? Ang Diyos. Pag meron tayong kotse, ang brand ng kotse ay... Anong gusto niyo yung brand ng kotse? Tesla. Narinig niyo na ba yung Tesla? No, ganda nun. Walang gasolina, walang krudo. Ang mahal-mahal lang ng baterya. 2,000. Mas mahal pa kayo sa kotse. Okay. Pag binasa po natin ang manual at sabi dyan ang ilalagay na oil ay gantong oil, siyempre po, susundin natin yan kasi gusto natin tumagal ang buhay ng sasakyan. Ayan po. Kaya, minsan po ako'y nanghiram ng motor. Sabi niya, lagyan mo nga ng gasolina yan. Bumili pa akong gasolina, tapos binuksan ko, may nakita ako, may lata, may drawing na gano'n. Binuksan ko po, nilagay ako ng gasolina. Yung pala po yung lalagyan ng tuti. Nalagyan ko ng gasolina. Buti na lang, hindi naman nasira yung motor. Ginenain lang nila kasi ayaw naman daw. Ayan po. So, kung tayo may sasakyan, gusto natin sundin ang owner's manual or yung sinasabi ng mekaniko or sinasabi ng Toyota or ng Kia or ng Mazda. Tayo rin po, kung gusto natin maging malusog ang ating katawan, meron din sinasabi ang naglalang sa atin. Ano daw po? Sa Genesis 1:29, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Yan po ay mga prutas. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi. Ano po ba yung binhi? Seed. Yung may seed. Sa inyo'y magiging pagkain. Sino po dito ang ayaw ng prutas? Wala. Lahat naman pala gusto ng prutas. Very good. Noon po kami umakyat sa bundok, ako lang ang vegetarian. So ang dala-dala ko puro prutas. Noon kami magbukas ng mga pagkain, gusto nila kainin yung pagkain ko, hindi ko naman makain yung pagkain nila. Nang na-realize ko lang, kahit pala yung mga hindi vegetarian pa, ay mahilig din pala lahat ng tao sa prutas. Ayan po. Ayan. Ang sarap nga naman ito.
grapes. So yan po ang pagkain ni Adam and Eve. Ngunit nung sila'y nagkasala, dinagdagan ng gulay. Gulay. Sino, ano po ang gusto niyong kainin? Gulay o prutas? Very good. Gusto niyo talaga ang original na diet. At sabi po sa Genesis 3:18, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa English po, and you shall eat the herb of the field. So originally po, fruits, grains, nuts, and vegetables were the total diet. Hanggang kailan po? Hanggang sa flood. Ang grains, lahat tayo mahilig sa grains, ang kanin po ay grain. Ang nuts, mahal ang nuts, parang yung mayayaman lang yata ang nakakakain ng nuts. Tapos pumunta po ako sa, may nuts dyan sa street, yung sa bus. Yan po, nuts yan. Pero sabi ko po, gusto ko ng 2 kilo ng nuts. So pumunta po ako dun sa may karyedo. Nakita ko yung 2 kilong nuts. Pero tinignan ko yung ingredients. May nakalagay monosodium glutamate. Ha? Pati pala yung peanuts, nilalagyan ng betsin? Bakit yung maliit na peanuts walang MSG? Yung malaking peanuts may MSG sa label. Nire-repack lang naman yun. Pag gusto niyo pong mag-research tungkol sa monosodium glutamate, i-type niyo po sa Google, deciphering the MSG controversy. Alam ko may mga nag-distribute ng video sa Facebook na wala daw problem ni MSG. Pero pag nag-research po talaga kayo sa National Institutes of Health, marami pong article doon na in-experiment talaga ang mga daga. Kasi nakaka-lyse, L-Y-S-E, daw po yun ng brain cells. Kaya sumasakit ang ulo. Okay. At kakanin ka ng pananim sa parang. Ayan po. At ang lahat, anong ipapalit natin sa MSG para masarap yung pagkain? Sabi po ng auntie ko ng nutritionist, ano na lang daw po, maraming kamatis at saka mga sibuyas. Sabi naman po ng auntie ko, ano na lang at saka kaunting asukal. Mas mabuti yung asukal kasi magkakasipon ka lang. Yung MSG, mamamatay yung brain cells mo ilang percent, depende sa dami. Yung asukal naman po, alam naman natin na pag masyado tayong maraming kinaing asukal, tayo ay sisipunin po, ano? Sabi ni Ellen White po, hindi naman kailangan tanggalin lahat ng asukal sa diet. Lalong-lalo na yung mga buntis. Para, basta yun ang nakasulat po. So, hindi naman kailangan tanggalin lahat yung asukal. Paano natin malalaman po kung gano'ng karaming asukal at gano'ng kakunting asukal? Pag nagkasakit, sa akin lang po, pag nagkasakit, edi sobra. Pag hindi nagkakasakit, edi kulang. So, ang na-discovery ko po sa aking sarili, dahil ako'y hikain dati, kung ano-anong sinisisi ko yung panahon, yung alikabok, yung kung ano-ano. Pero minsan po nag-experiment kami ng mga kaibigan ko ng ilang buwan na walang 80% raw yung food. Parang yung kinakain ng mga cancer, tinitreat ng cancer. Parang kanin lang po yung niluluto. Pagka 3 buwan ko po na ganun yung kinakain, sabi ko kahit na matulog ako sa ibabaw ng bundok at nakalimutan ko magkumot, hindi ako sinisipon. Kasi dati po, pag lumamig lang, hatching na agad ako. Bakit kaya hindi ako sinisipon kahit na pagod po ako at napakalamig sa ibabaw ng bundok at nakalimutan ko magkumot, nanginginig lang ako sa lamig pero hindi ako sinisipon. Ba, sabi ko siguro yung asukal na tinanggal kasi hindi ko tinanggal yung asin. Kasi pag tinanggal naman lahat ng asin, nagka-cramps naman ako. Yan ang observation ko po. So observe, observe lang. Kasi sabi po ni Ellen G. White, yan po ay tungkol sa reasoning between cause and effect. Pag kumain ka nito, ganito mangyayari. Huwag ka na kumain ng ganun. Ganun lang po yan. Marami po sa atin nagkakasakit because we do not know how to reason between cause and effect daw po. Yan po. So, gano'ng karaming asukal? Depende-depende po yan sa tao. Para sa akin, ayaw ko na lang gumastos ng asukal. Okay.
So kung kayo po ay masyadong marami kayong sick days in the year, pwede nyo pong eksperimentuhan. Pero sinabi ko po sa inyo kung anong nakasulat. Okay, let's go next. Makikita po natin dito ang sabi sa Genesis 5:27, at ang lahat ng naging araw ni Metusela ay 969 taon at siya'y namatay. Siya po ang pinakamahaba, 969 years si Metusela. Noong mga panahon na yun po, si Adam, si Noah, si Metusela, lagpas silang 900 years, 900 something years. Halos kung 6,000 years old, 1/6 ng buhay ng mundo, buhay sila. Si Noah and sila Shem, dahil po pagkatapos ng baha, ay pinakain sila ng malilinis na mga hayop, 600 years na lang sila. Yung kanilang mga anak ay 239 years. Yan po ay hindi tangkad ng tao, kundi gano'ng kahaba yung kanilang buhay. Yung great-grandson na po na lang nila ay 175 years. Si David naman po, ilan na lang ang buhay natin ngayon? 70 years. Pero pag nag-iingat tayo, lumalampas pa po. Ayan po. Noong pagkatapos ng dilubyo ng baha, ay pinayagan po silang kumain ng malilinis na animals. Paano nila nalaman kung alin ang malinis at hindi malinis? Wala naman Bible noon. Kasi lahat doon na ini-impress sila ng Holy Spirit. Hindi pa malabo ang kanilang pag-iisip sa Diyos. Lumabo lang nung nagsulat na sila ng Ten Commandments. Kailangan na isulat dahil makalimutin na po. So, nung pumasok yung mga hayop, mga animals sa ark, yan po ang clean and unclean. Sabi po sa Genesis 7:2, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kaniyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng kaniyang lalaki at ng kaniyang babae. Ayan po. So, sa ark pa lang po, alam na nila kung sino ang malinis, biologically clean, at saka unclean. Ayan po, nung sa Leviticus po at sa Deuteronomy, yan po ay ni-review nila. At actually, pinasulat na sa kanila kasi makakalimutin na po ang mga tao. At bawat hayop na may hati ang paa, ito po yung malilinis. Deuteronomy 14:6. At baak at nagbunguya ng sa mga hayop ay inyong makakain. Ayan, alam po natin yan. Yung mga baka, mga kalabaw, mga kambing, nagbunguya ng bubble gum. Kasi kanyang tiyan ay kinakain lang nila at saka pag nag-rest sila, sila ay ginunguya nila yung pagkain nila. Examples ko, toro, tupa, usa, kambing, ang mga malilinis na karne. Pero pag nagkasakit po ito mga to, at in-injection ng napakaraming lason, eh, siyempre, natural naman na hindi na siya malinis. Pero originally, at least malinis pa rin. Pag nilagyan ng lason, huwag niyang hindi na malinis. Pag nadumihan, hindi na malinis. Mabangis na kambing, antilope, baka, gazelle, camel, oh, ito ang hindi malinis. Camel, oh, huwag po tayong makain ng camel, kuneho, baboy, libre. Ano itong mga ito? Camel, rabbit, swine, and rock badger. So, yun po ang hindi malinis. Ito ang pinakasikat na hindi malinis. Kaya nga, ang pangalan nito sa Tagalog ay baboy. Kasi ibig sabihin ng baboy, hindi malinis. Sabi po sa Leviticus 11:7, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumuya, karumal-dumal nga ito sa inyo. Mas matindi pala ang word sa Tagalog, hindi lang madumi. Karumal-dumal. Huwag kayong makain. Tayo pong mga tao ay nagkasala dahil sa pagkain. At ang mga tao sa Biblia na may malaking itinulong sa kaligtasan ng mga tao ay na-deny sila ng pagkain. Si Jesus nag-fast 40 days. Si Moses, fast 40 days. Si Elijah, fast 40 days. Si Adam and Eve, nalaglag sa kasalanan dahil sa pagkain. Kaya po ang pagkain ay isang pagsubok sa atin kung tayo ay susunod sa ating Panginoon o hindi.
Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang mga bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin mga karumaldumal or unclean sa inyo. Yan po ang mga baboy. Kasi po, kumakain sila ng mga basura. Meron silang trichina larvae na kahit po lutuin ang lutuin ay hindi namamatay. Kaya po, ayan, nagkakaroon ng uod ang katawan ng mga taong kumakain. Nakakaroon sila ng trichinosis. Sabi po sa Psalms 84:11, hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad sa matuwid. So, pag mabuti po yung bagay, ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi mabuti, sasabihan niya tayo, warning. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng inyong mga tubig. Ano naman po yung mga tubig? Sa mga tubig, yung may kaliskis at may palikpik ang inyong makakain. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin. Marumi ito sa inyo. Ayan po. Sila ay may palikpik at kaliskis. Sa lumalinda po, pinag-research ng US government si Dr. Bruce Halstead kung ano daw po ang pwedeng kainin ng mga sundalo na nawawala sa dagat. Ang kanyang findings po, kapareho nung nasa Bible. Kung ano yung may kaliskis at palikpik, yun ang safe lang kainin ng mga sundalo. Paano po yung mga ibon? Sa lahat ng ibong malinis, makakain kayo, ngunit ang mga ito'y hindi ninyo makakain. Ang buitre, vulture, lawin, buzzard, malaking uwak, red kite, falcon, ulang halcon, uwak, raven, ostrich, avestruz, quago, owl, stork, sigwena, tagak, ano yung tagak sa English? Heron, and yung bat, kabag-kabag. Oo, yung palang ibig sabihin ng kabag-kabag. Deuteronomy 14:9, at ang lahat ng may pakpak na umuusad, meron po ba kayong alam na pakpak na umuusad? May pakpak daw na gumagapang. Paahas? Wala namang pakpak yun. Dati. Basta pag nakakita po kayo ng pakpak na umuusad, ito daw ay marumi. Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong tahanan. Hindi lang po yan para sa mga Israelitas, kasi wala pa naman Israelita noong panahon ni Noe na hindi kayo kakain ng taba at dugo man. Kaya po, pag kayo kumain sa labas, titingnan nyo kung tinanggal yung ang hilig ko pa naman dati sa bulalo. Yung pala, hindi maganda yun. Hindi kayo kakain ng taba ni dugo man. Kaya po yung mga Hudyo po, tinatanggal talaga nila, yan, binidrain yung dugo. At tinatanggal yung taba sa kanilang mga kinakain. At yan po, ang findings ng science ay kapareho din po. Yung highly saturated fat ay cause ng napakaraming sakit. Ayan po. Ang isang pong problema sa atin ay yung mga walang ginagawa. Yan, tulog lang ng tulog. Hindi gumagalaw. Kaya po, galaw-galaw. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at nilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. So, sa pawis ng inyong mukha ay kakain ka ng tinapay. So, maganda po pala ang nagpapapawis sa ating trabaho. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Ayan po. Kaya po, maraming mga kailangan mag-exercise. Kahit yung mga mayayaman, sabi nila, magpapapawis muna ako. Ayan po. Ang hindi nag-exercise, humihina ang katawan. Lumulusog. Pag tayo nag-exercise, lumulusog ang ating mga baga, ang ating mga puso, lumulusog. Ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Ang sabi po sa 1 Corinto 6:19, o hindi ba ganyan nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, sa inyong katawan ang Diyos. So, ang Panginoon po ay dalawang beses tayo property.
Kasi tayo ay ginawa ng Diyos at tayo ay niredeem ng Diyos. Kaya po ang sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalalawati ng Diyos. In English, so whether therefore you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ayan po. So, pag alam natin na hindi mabuti, hindi natin kakainin. Sabi po ni Ellen G. White, kung alam natin na makakasama sa atin, tapos kinain pa natin, kapareho lang daw po yun nung nagpakamatay. Ganun daw po. Alam na natin masama. Ginawa pa natin. Kung gibain, sino ang nagdi-determine kung alin po ang masama sa ating katawan? Yung ating bang feelings? Gusto ko niyan. O yung sinasabi ng Diyos? Sinasabi ng Diyos. Sino ang nag-determine kung alin ang abuse at hindi abuse? Yung ating feelings o yung nakasulat? Yung nakasulat. Hindi ang feelings natin ang basehan, kundi ang nakasulat sa Biblia at sa mga propeta. Kung gibain ang sinuman ng templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Ayan. Kaya huwag natin abusuhin ang ating mga katawan. Kasi kung sabi sa 1 Corinto 3:17, kung gigibain natin ang sinuman ng Diyos, siya'y gigiba din. O, kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya'y gigibain din ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ang templong ito ay kayo. In English, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. So, you are all the temple of God. Do not destroy your temple po. Sabi po sa 1 Corinthians 6:9, maganda po ito. 1 Corinthians 6:9, napaka-tindi nito pong verse na to. Huwag kayong padaya kahit ang mga makiapid ni ang mga nananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, yung mga nag-aabuso po sa kanilang sarili at sa iba, ay hindi daw mag... Ngunit, ang maganda po ay dun sa verse 11. Ang sabi po sa verse 11, as such were some of you. Katulad ng iba sa inyo dati. But you were cleansed by the blood of the Lord. So may pag-asa po kung ginagawa natin yung dati. Pag nilinis tayo, tayo ay nagsisi at nagpabinyag, nahugasan ang ating mga kasalanan ng dugo ng ating Panginoon. Nalilinis ang ating mga nagawang mga kasalanan noon pa. Ang isa pang problema po ay isang alak. Itong alak. Bakit sa Bible maraming nalalasing? Hindi naman masyadong bawal yung alak. Bakit ngayon bawal na bawal sa mga Adventist ang alak? Si Abraham nalasing. Sino pa ba yung si Lot nalasing? Ngayon, sa Adventist, bawal talagang mag-alak. Kasi mabibilis yung sasakyan ngayon. Pag uminom ka ng alak, makakabangga ka. So, yan po, ang sabi po dito sa napakaraming yung kaibigan ko po na bangga doon sa Nueva Ecija, inoperahan sa kanyang utak. Mabuti na lang, gumaling po siya. Ang nakabangga, lasing. Sabi ni Ellen White, yung factory ng alak ang pinakamaraming sinisira na pamilya. Kaya minsan nadadaan ako doon sa Asia Brewery, doon sa San Miguel. Sabi ko, yan ang pinakamaraming sinisira na pamilya, sabi ng propeta Ellen White. Ginagamit pa yung pangalan ng Diyos, San Miguel. Saint Michael. Hindi ba pangalan ng Diyos yun? Michael Dad. Okay, yan po. Kaya mag-ingat tayo sa mga lasing na driver. Maraming mga, kalahati ng mga nababaril, ang nakabaril, lasing.
Kawikaan 20 verse 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napagliligaw sa kanya ay hindi pantas. By their fruits, we shall know them. Kaya, fruits pa lang, statistics pa lang, nakikita na natin, hindi maganda. Kaya po binabawal natin sa Seventh-day Adventist ang pag-inom ng alak. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Proverbs 23:31, kapag nagbibigay ng kaniyang kulay sa kupa ay maayos na buhawa. Okay. Sa huli ay parang ahas itong kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Yan po. Your eyes will see strange things and your heart shall utter perverse things pag nalasing. Kaya po, pag mahilig uminom ng alak, nagkakaproblema ang kanilang liver, cirrhosis, at umiikli ang buhay nila, marami pong namamatay. Maliban po doon, hindi sila makaisip kung ano yung tama at mali. Nung si Jesus Christ po ay nakapako sa krus, ang sabi sa Tagalog, binigyan siya ng apdo at suka po ba nakalagay? O alak? Alak ang nakalagay. So, nagtatanong ako din, nag-crusade ako sa Mindoro. Binasa ko sa English, vinegar and gall. Gall. Apdo at saka, pero nung binasa ko sa Tagalog na presentation, apdo at alak, sabi ko sa mga tao, bakit alak yung translation? Sabi nila, kasi, sir, yung vinegar ay fermented. Oh, sabi ko, fermented pa lang vinegar? Alak pala. Ay, yung sana nabasa ko eh. Kaya, pagbalik namin sa bahay, tiningnan ko yung ano, oh, may vinegar to, may vinegar. Ayaw ko na tuloy kumain nun. Tapos, nung sinare ko sa church namin, sabi ng audience, ooh, ayaw nila maniwala. Eh, yun yung nabasa ko, yung alak daw, vinegar. Hindi naman ako nagbasa, sabi ng mga tao sa church, kasi ganun daw yun. Tapos, pag-closing song po, ang closing song namin ay, I would be like Jesus. Oh. Okay, kung gusto nyo gumagaya kay Jesus Christ, ayaw nyo dapat uminom ng vinegar. Kasi si Jesus Christ, alam nyo kung bakit anong explanation po ni Ellen White? Kasi yung vinegar pala, para siyang, ano na yung para hindi maramdaman yung sakit? Pangpamanhid. Yung ini-inject. Anesthesia. Para siyang anesthesia daw po. Si Jesus Christ, pag nag-anesthesia, parang lalabo yung isip. Sabi ni Ellen White, kahit na sa pinakamahirap na part ng buhay niya, si Jesus Christ, ayaw niyang mabawasan ang linaw ng kanyang isip. Kaya ayaw niya nung alak. Kasi daw nakakalabo ng pang-isip yung alak. Okay, bago ako matuloy ang malubat. Ayan po, ang paninigarilyo. Ayan. Maraming nagkakaroon ng cancer, statistically, kaya wag na magtanong, wag na manigarilyo. Yan po. Okay. Yan. Oh, wag na manigarilyo kasi addict. Yan po, ang caffeine. Caffeine naman, kaya pag iinom kayo ng soft drinks, wag na lang kayong uminom kasi may caffeine. Karamihan nun. Bakit? Anong problema sa caffeine? Sa kape? Sa caffeine, sa mga fruit drink na may caffeine, ano pong problema? Sabi ni Ellen White ay yung energy mo kinabukasan, ginagastos mo ngayon. Bukas, aatakihin ka ng kaaway kasi nagastos mo na kahapon. Yun yung explanation ni Ellen White sa caffeine. So kasama po dyan yung kape, yung mga tinitingnan ko yung dalandan juice drink, may caffeine. Ito pa. Yan, matakaw kumain ng pagkain. Oh, okay. Mas marami po ang namamatay sa sobrang pagkain kaysa sa kulang ang pagkain. Kaya kung kayo nagugutom, okay lang yan. Pero kung kayo busog na busog, hindi kayo makakarating mamayang hapon. Oh, tingnan natin, mga kapatid, kung sino ang maraming kakainin ngayon tanghali, tulog yan mamayang hapon. Pero sa maliliit na church, hindi masyado problema. Dun sa amin, tulog talaga lahat. Siguro masyado maraming pagkain. Pinya na lang kakainin natin para hindi tayo makatulog. Yan po.
So, bakit mahirap malagpasan ang pagkain? Kasi masarap kumain. Hindi natin kayang lagpasan sa ating sarili. Kaya po, ang gusto ng Diyos ay tayo ay masaya, tayo ay malusog, tayo ay nakakalakad kung kailangan natin lumakad, tayo ay nakakatakbo kung tayo makakatakbo. At ang pinakamaganda, kailangan din natin magpahinga sa Sabbath. Ayan po. Kaya nandito tayo sa church dahil sabi sa creation, tayo ay magpapahinga kung Sabbath. At sa langit din. Mga kapatid, kung ang mga ibang mga bagay ay mahirap ma-overcome, ang sabi ng Panginoon, hindi natin kaya i-overcome sa ating sarili. John 15:5, kung kayo'y hiwalay sa akin, o wala kayong magagawa. Bakit mahirap ma-overcome ang pagkain? Kasi hindi tayo umaasa sa ating Panginoon. Ngunit, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? Kung kasama natin ang Panginoon, pati ang drugs, kayang ma-overcome. Yan, ang drugs ang pinakamatindi. So, ang Panginoon po ang solusyon sa lahat ng problema. Pag lumapit tayo sa Panginoon at ipinanalangin natin na ang tukso ay lumayo, ang Panginoon ay tumutulong sa atin, pinapadala ang mga anghel upang tayo ay makatakas sa temptation. Yun po ang mensahe ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise the Lord for the health message to warn us against things that might happen to us. We thank you for the Bible, for the prophets, for the spirit of prophecy, for those who have gone before us to map the way, to tell us consequences of our actions. We ask, Lord, that you forgive us from our past sins, where we did not know what we were eating, what we were drinking, how we lived our life. Please forgive us, Lord. Please help us to be wise in what we eat, how we live our life, how we sleep, and how we concentrate in our work and everything in our life. We ask that you lead us, Lord, and guide us. Thank you for cleansing us from all our sins and giving us life and health and healing us from all our sicknesses. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.